Magandang araw sa ating lahat. Ang pag-usapan natin ngayon ay kung paano tayo kikita sa kalamansian. Tara! Here we go! I'm your Faraoma. Let's start our video today! Ang pag-uusapan nga pala natin ngayon mga kauma ay kung paano tayo kumita at paano ba alagaan itong ating kalamansian. Ano, gusto niyo na bang malaman? Opo. Okay, let's start in our topic for today. Mag-umpisa na po tayo mga kauma. Ang umpisa po ay ganito. Sa pagtatanim ng kalamansi, kailangan po magaganda ang variety ng inyong itatanim. Ano bang mga variety to? Gusto niyo na bang malaman? Opo. Okay. Ang variety pong ito ay galing po sa Mindoro or Batangas. Diyan, ang mga seedlings na galing po dyan ay magaganda. Kaya 1 or 2 years ay namumunga na po yan mga kauma. Oh, ngayon alam nyo na? Opo. Okay. And the next naman po, pag nakatanim na po kayo, ay kailangan po ay palaging malinis ang puno niya at palaging applyan mo ng abono pa konti-konti. Habang lumalaki siya, laki-lakihan mo naman yung pag-a-apply ng fertilizer. Oh, ngayon alam nyo na? Opo. Okay. Ang sunod naman po, ang pagpapabunga nito mga kama, ay ganun din po ay kailangan pag nakikita nyo pong may maatake ay saka po kayong mag-a-apply ng pongo free or pongos at pang insecticide para ma-prevent natin yung kanyang bunga ay hindi malalaglag at lahat ito ay lahat po ito ay nanonosplade tayo. Yung lahat po sila ay mamunga or mabuo. Yun, nagits na natin mga kauma. At yan po mga kauma, kapag naispiran po natin ng insecticide or fertilizer, ay kailangan titingnan po natin kung umipikto ba yung ating ini-spray. Kasi kung minsan, hindi hiyang doon sa kung minsan na yung insekto ay parang hindi apektuhan doon sa in-spray mo, ay kailangan magbago ka ng insecticide na pang-apply dito. O, gets mo na ba? Opo. Okay. Ang susunod naman po mga kauma, pag dry season po, yung tag-init or summer, diyan po pumapasok yung tagmahal. Kasi diyan po yung mga farmers nating magkakalamansi ay hindi gaano po nakakapag-produce ng madaming bunga. Ang tips po dito sa ating mga searcher, yung mga nalalaman po natin, ang kailangan lang po pala dito ay palagi lang nating applyan ng tubig. Kasi sa panahon ng summer, yung ating mga tanim, kahit ano man na tanim, ay nanunuyo at naninilaw dahil sa sobrang init ng araw. Kaya kailangan po natin supplyan sila ng tubig. O, ngayon, alam mo niya na? Opo. O, sa next, at least alam niyo na mga idol, kaya sa mga gustong magtanim nito, ay alam niyo na yung kung paano ba natin mapanatiling mamunga ang ating kalamansian sa panahon ng summer o dry season. Kasi sa panahon na yan mga idol, ang isang tikles ay maabot ng 2,000 hanggang 3,000. Kaya saan ka pa? Kaya kung makaharvest ka ng 10 sako, ay malinaw na malinaw na 30,000 yan. Ang pag-abono lang yan mga kauma, ay yung para rin nag-abono ka sa panahon ng wet season. Sana po ay nagkaroon kayo ng idea at nagdagdag kaalaman sa ating mga kapwa magkakalamansi dito sa lugar namin at sa lugar na
nanonood ngayon sa ating video. I hope na kayo ay nasiyahan. Nasiyahan ba kayo sa ating video? Opo. Ay, parang hindi ah. Sige po mga kama, mga kabarangay. Ang inyong lingkod, walang iba, si Paraoman na nagsasabing, may natutunan ba kayo? Opo. Ano ba yon? Wala po. Ay, ina. Ako ay gwa. Anong natutunan mo? Kalamansi. Okay. May natutunan din sila ng kalamansi. Ito yung kasi. Okay, mga kauma. Kung kayo ay may mga katanungan sa ating video, ay please comment in our box. Comment box. Yan lang po.